Marami sa mga maseselang operasyon ang ginawa ng mga elite military laban sa mga terorista. Hindi rin matatawaran ang kanilang sakripisyo para sa katahimikan ng ating bansa, kagaya ng mga pag-raid, pag-rescue sa mga bihag na hawak ng mga bandido. Isa ang bandidong abusador sa mga pinakamapanganib na grupo na naghahasik ng lagim, kidnapping at kaguluhan. At ito ay isa sa importanteng misyon ng mga sundalo. At sa ating kwento ngayon, ay ang ginawang military operation ng mga miyembro ng Elite Scout Ranger laban sa mga teroristang abu na humantong sa mainit at labanan. Kilala ang mga Scout Ranger o tinatawag ng musang sa larangan ng labanan. Bilang Scout Ranger, dito ay pinamalas ni Staff Sergeant Leopoldo Jokno ang kanyang katapangan at galing sa pakikipaglaban na humantong sa mano-mano na labanan sa mga terorista. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Staff Sergeant Leopoldo Jokno ay bahagi ng operasyong militar na pinamunuan noon ni Lieutenant Colonel Noel S. Buan na nag-neutralize sa sub-leader ng AB na si Hamsira J. Marusi Sali, kabilang ang nakababatang kapatid ni Sali na si Sahir Sali. Si Lieutenant Colonel Noel S. Buan ang namuno sa 1st Scout Ranger Battalion sa Basilan. Si Hamsira J. Sali ay isang leader ng grupong ABU na sangkot sa pag-kidnap sa isang Amerikano na si Jeffrey Schelling at ang 2001 Dos Palmas kidnapping na may patong na $1,000,000 na pabuya sa kanyang ulo. April 8, 2004, Barangay Makiri, Lantawan, Basilan, nagsagawa ng operasyon ng grupo ng mga Scout Ranger sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Noel S. Buan at umalis sila sa kanilang kampo para puntahan at makapagkita sa mga bandido. Kasama sa team si Staff Sergeant Leopoldo Jokno at isa siya sa mga assaulting element ng 1st Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Regiment, Special Operations Command, Philippine Army. Tumulong siya sa pagsasagawa ng entrapment operation para i-pin down at i-neutralize si Commander Hamsira J. Sali, ang leader ng bandidong ABU. Bandang alas 11 ng tanghali, dumating si Staff Sergeant Jokno kasama si Lieutenant Colonel Buan at ang iba pang team sa lugar na kung saan ay makipagkita at makipag-usap dapat sila kay Commander Sali at ang kanyang grupo. Sa lugar na iyon, ay maingat ang mga Scout Ranger. Malikot ang kanilang mga mata. Hindi sila dapat magpakakampante dahil ang kanilang kausap ay ang mga halang ang kaluluwa. Nakikiramdam sila kung ano ang susunod na mangyayari. Maya-maya ay napansin ng team na palihim at pasimple na pumuwesto na ang mga elemento ng ABU na malapit sa bahay ni Hakim Amping, isa sa mga commander ni Hamsira J. Sali. Maya-maya pa'y binati at nakipagkamay si Lieutenant Colonel Noel Buan, kasunod ang tropa ng Scout Ranger sa mga miyembro ng ABU. Ilang sandali pa ay napansin ni Lieutenant Colonel Noel Buan ang mga ABU na iba ang hinikilos ng mga ito. At agad na inalerto ni Lieutenant Colonel Buan ang kanyang mga tauhan habang si Staff Sergeant Leopoldo Jokno ay pinanindigan na tama ang kanyang hinala matapos na maramdaman niya na una pa lang ay hindi maganda ang layunin ni Commander Sali at ng kanyang mga tauhan sa mga sundalo. Habang sinusubukang pigilan ni Staff Sergeant Leopoldo Jokno si Commander Sali sa pagpapaputok niya ng kanyang baril, nagawang kalabitin ni Commander Sali ang gatilyo ng kanyang M16 rifle at tinamaan sa kaliwang braso si Staff Sergeant Jokno. Dahil sa sugat na iyon at para sa personal niyang kaligtasan, sinunggaban niya si Commander Sali sa liig at nagpambuno at nagsuntukan sila hanggang sa makuha niya ang baril at nagawa niyang paputukan si Commander Sali. Naging close quarter combat ang labanan sa pagitan ng mga Scout Ranger at ABU. Mainit ang labanan, lamang sa dami ang mga terorista, pero hindi nagpakita ng kahinaan ang mga Scout Ranger. Itinudo nila ang pag-assault sa mga bandido na umabot sa isa't kalahating oras hanggang sa tumakas na ang mga terorista sa iba't ibang direksyon. Sa pinangyarihan ng kwentro
ay narecover ng tropa ng Scout Ranger ang 7 katawan ng mga terorista, kabilang ang mga kilalang kilala na Sally Brothers, 6 na kalibre 5.56mm M16 rifle, 2 40mm grenade launcher, isang 12-gauge shotgun, 3 bala ng 40mm grenade launcher, daan-daang mga round ng mga bala para sa M16 rifle, 7 bandolier, 4 na combat pack na may personal effects at mga supersibong mga dokumento. Sa panig naman ng mga musang, ay isa ang nasawi at 4 ang wounded, kabilang si Lieutenant Colonel Noel Buan sa close counter combat na iyon. Sa pamamagitan ng mga ipinakitang katapangan sa taas at lampas sa tawag ng tungkulin, ipinakilala ni Staff Sergeant Leopoldo Jokno ang kanyang sarili sa larangan ng pakikipaglaban na alinsunod sa tradisyon ng sundalong Pilipino. Dahil sa engkwentro na iyon, naging dahilan ng pagka-neutralize ng grupo ni Commander Sally, si Lieutenant Colonel Noel Buan at Staff Sergeant Leopoldo Jokno, ginawaran ng Gold Cross Medals na sa kalaunan ay na-upgrade bilang Distinguished Conduct Stars. At noong August 4, 2004, ang mga medalyang iyon ay na-upgrade bilang Medal for Valor na inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa ipinakitang katapangan ng mga sundalong ito? I-comment mo lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.